Hello, good evening. So ituloy ko yung kwento ko sa iyo, no? So pagkatapos sa party na yun, sumama ko ni Ben sa tinitira niya sa Morita. So sumama ko dahil he look nice, malinis, disente, mabait, maganda kausap. Cum laude siya sa San Jose Recoletos. Wala siyang problema kung saan magtrabaho dahil maganda yung ano niya, credentials niya. So madaling salita, sumama ko sa kanya. So masarap ba yung feelings ba na ang ganda kasi ng pagkakataon yun dahil first time niya. Tapos ako ang mano niya, yung ako ang may experience sa first time niyang gawin, na wish niyang gawin sa buhay niya. I feel something different. Paano ba i-explain? Masaya ako dahil makabigay ako ng saya sa kanya. Para bang masasabi kong special ako sa time na yun dahil gagawin niya yung bagay na matagal niyang gustong gawin. So yun, may nangyari sa amin. So ang ganda dahil yung pakiramdam ba na nakabigay ka ng saya ng kapwa mo. So pagkatapos noon, weekly na akong pumupunta sa kanya. Nagiging kami na talaga. Weekly na akong pumunta na sa barko ako eh. So biyahe namin Mindanao, Visayas, balik sa Manila. Basta weekly kami. It's a cargo vessel. Palipat-lipat ako, minsan passenger, minsan cargo. Pag wala akong trabaho, pag nag-leave ako, sa kanya ako pumunta. May time din na siyang nagbakasyon, sumama siya sa barko. Masasabi hindi na part of project sa akin dahil pinakilala niya ako sa opisina. Pinapakilala niya ako sa opisina. Minsan may away-away din. May away-away din mangyari. So, tumagal. Tagal siyang ganun. Pumunta ko sa kanya. Dinadala niya ako sa Nayong Pilipino, Lunita, bata pa kami. Ay, hindi naman bata, tamang gulang, pero 20 plus. Pagkatapos, ang dami namin pinupuntahan. Mga nightlife, ganun. Diyan sa Mabini, diyan sa... Iwan ko kung buhay pa ba yung Kalye 5 na yan. Ang dami namin pinupuntahan. yung mga shakies dati, yung mga band, mga live band ba yan dati. Yun. So ganoon. Dumating ang panahon na naka-decide ako na hihinto ako sa Inter Island. Nag-apply ako sa abroad. So habang nag-apply ako sa abroad, siya ang naggagastos sa mga training ko, siya ang 100. Siya ang nababayad sa mga seminars ko sa training. At that time, 100 pesos ang ano niya. Binibigay ang allowance niya araw-araw. Ako ang taga-luto. Ako ang taga-laba niya. Wala akong ginagawa na sa bahay. Pagkatapos, masasabi ko na yung time na yun, masasabi ko ang the happiest moment in my life. Kumbaga sa sex, sa kanya ko na ibuhos talaga yung kabataan ko. So at the time, sa kanya talaga nabuhos siya. Tapos, mag-sex kami before matulog. Bago siya pumupunta sa opisina. Ganun. Doon ka, ano siya. Twice a day. Siya. Tapos, yun. Yung naka-abroad ako. Ano? Pagtakbo sa mga araw, pinakita ako sa bankbook niya,
Sabi niya, halika tingnan mo. Sabi niya, pinakita. Nawa ako sa kanya. Sabi niya, tingnan mo, wala nang laman yung savings ko. Sabi niya, sabi ko, hayaan mo. Dahil pag mag-abroad ako, 20,000 lang ibalik ko sa iyo. Natupad naman din yun. Sabi ko, 20,000 lang ibigay ko sa iyo. So, yung nakabroad ako, medyo masasabi sigurong galit si mama or nagtaka mga kapatid ko kung bakit sino ba ito si Ben, bakit ang aluti ko, hindi nila kilala itong tao na ito sa Manila, yan Mindanao sila eh. Doon, nag-trust kasi ako sa kanya eh, na siya na lang ang magbibigay ng monthly ni mama, pero ang yung aluti ko, siya ang nag-handle. Pagkatapos pagbalik ko, marami kasing mga training ang gagawin ng seaman eh. Mag-training, gagustusin ko rin naman siya eh. So, yung first time na nag-abroad ako, medyo nasaktan siya, hindi ko rin siya masisisi dahil may mga plano ako sa buhay nga nakasulat sa notebook na ito ang bibilin ko, ito ang gusto kong bilhin. Tapos, nakikita niya, wala doon ang pangalan niya. So, wala ang pangalan niya, pero nandito siya, wala, nahirapan din ako ma-explain. Dinidibdib niya yun, so, dinidibdib niya yun. So, yun. Ang hindi maganda, dahil siguro sa mga pangyayari na yun, moody ako, pangit ang ugali ko, minsan sumisigaw ako, naninigaw, siluso, pagkatapos, ang nangyari kasi, itong mga barkada niya ang bad influence sa kanya, nagturo sa kanya ng masama. Dinadala siya sa mga gay bar, ganun. Habang nandoon ako sa abroad, dinadala siya sa mga ganyan. So, pagbalik ko, nabigay ko na sa kanya yung 20,000. Tapos, binigyan ko siya mga dalang sapatos galing sa Korea, mga ganun. Pagkatapos sa pagka-ikalawang abroad ko na, pagbalik ko sa ikalawang abroad, na medyo malabo na talaga yung ano namin dahil na, natuto na siya sa mga kalokohan eh. Natuto na siya sa mga kalokohan. Siyempre dinadala siya sa mga givers sa kasama niya. So, may mga request siya sa akin sa kama na hindi ko magawa. Napaka ano lang kasi, may mga ginagawa siya sa akin na gusto niyang gawin ko sa kanya na hindi ko ginagawa. So, nanagawa ng ibang lalaki doon sa outside sa amin dalawa. May mga pumapasok na sa buhay niya. Ganun. Hindi ko rin siya masisisi. Unti-unti na rin akong nanglamig sa kanya. Pagkatapos, although minahal ko siya, hanggang dito lang muna ha, dahil hindi ko kaya mag-upload ng ganito kahaba. Puto lang muna ha. Thank you for watching.